lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanait sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw po ng Huwebes, sa ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Isama po natin sa banal na misang ito ang ating mga natatanging kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa inyong pag-ibig, sapagkat sa panahong ito ng pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang mga hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaaasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem, ito'y ilang. Kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ang isang Etioping Yonoko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Etiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya ay pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng Yonoko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang Yonoko, naunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung maunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit,
Gayon din naman, siya ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng Yonoko kay Pilipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalisay ni Pilipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng Yonoko. Ako ba'y hindi pa maaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Pilipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng Yonoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Pilipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Pilipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng Yonoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tawang-tuwa. Namalaya na lamang ni Pilipe na siya'y nasa Asoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Sa lahat ng bayang dinaraanan niya, hanggang marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansa'y magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya binayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa pooy isigaw. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pagkaing dulot ay buhay si Jesus na sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila.
Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Simula pa po noong Lunes, ang atin pong ebanghelyo ay napapakinggan natin yung tinatawag na Bread of Life Discourse ng ating Panginoon sa account ni San Juan Ebanghelista. Pagkatapos na paramihin ng ating Panginoon ang tinapay mula sa 5 at 2 isda na nakakain ang 5,000 lalaki, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata, at pagkatapos ay may naipon pang 12 bakol nang ipunin ng mga alagad ang mga natira sa pagkain. Ito na yung pagkakataon dahil sinabihan siya ng mga tao, sino ka ba talaga? Bakit nagkakaroon ng mga kababalaghan, nagkakaroon ng himala mula sa 5 tinapay at 2 isda na busog ang napakaraming tao? Kaya ito yung pagkakataon na ibinigay ng ating Panginoon. Kaya pumasok po itong Bread of Life Discourse ng ating Panginoon. Ipinaliwanag ng ating Panginoon kung sino siya. Subalit, alam natin sa katapusan ng discourse na ito, ng diskurso na ito'y ang mga alagad ay mag-aalisan sa kanya, maliban doon sa 12. Lalong-lalo na noong sabihin ng ating Panginoon na literal na kailangan ninyong kainin ang aking laman at ang aking dugo ay kailangan ninyong inumin para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Inakala ng mga tao, ng mga sumusunod sa kanya, na tinuturuan sila ng ating Panginoon na maging kanibalism. Ano? Subalit, alam natin na hindi ito mauunawaan ng karamihan. Kung hindi, kailangan po nitong iugnay noong kanyang itatag ang huling hapunan noong Huwebes Santo, nang damputin niya ang tinapay at sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, at noong hawakan niya ang kalis na may alak, ito ang aking dugo, at ito ang ginagawa natin sa Eukaristiya. Napakaganda pong pagnilayan ang unang pangungusap sa ating ebanghelyo ngayon. Ang sabi po dito ay, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. Ano? Dito po'y papasok, sabi nga po ng isa sa mga komentarista ng Biblia, papasok dito ang salitang drawing at obligation. Parang katanungan sa atin, kung sa espiritual na aspeto natin, kung bakit tayo'y lumalapit sa Eukaristiya, kung bakit tayo nagsisimba, ito ba'y dahil drawing o kaya'y this is just an obligation for us? Ano ho? At kung atin pong i-identify ang dalawang itong magkaibang spiritual na aspeto, sabi po sa dictionary, obligation is an act or a course of action to a person in which it is morally or legally bound. Ano ho? Kaya pag ginagawa natin yung isang bagay, kung obligasyon lang yan, para bagang hinahatak tayong gawin dahil obligasyon. Kailangan nating gawin dahil morally and legally bound ang bawat isa sa atin. Subalit ang drawing ay kakaiba.
Ano ho? Ang drowning ay more on relationship, to become closer to the person or someone na gusto mong makilala. Kaya sabi nga ng komentaristang ito'y, sana piliin natin yung drowning. Ano ho? Yung pagsasabi po ng pari na sa communion, katawan ni Kristo, at pagkatapos ay sumasagot ang sambayanan, amen, o kung sino man ang tumatanggap, na ang ibig sabihin ay, naniniwala ako, ay agree, ay accept na si Jesus yung tinapay na aking tinatanggap. Ano ho? Ito yung simula noong drowning. Kaya nga, kung tayo po ay dumadalo sa banal na misa at tinatanggap natin ang ating Panginoon during communion, parang obligasyon lang dahil tayo yung mga Kristiyano, mga binyagang Katolikong Kristiyano, parang malabnaw ang ating pananampalataya, pananalig sa Diyos. Subalit kung ito'y hinahatak tayo patungo sa relasyon ng pagiging Diyos at pagiging tao na kinakailangan natin, na nagsusumikap tayong makilala kung sino itong Diyos na ito, yun ang tunay na relasyon at tunay na sabihin nating pagsusumikap na makilala ang pinanggalingan ng ating buhay. Kaya nga yung pagsasabi dito ng ating Panginoon, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At dinugtungan pa niya ito, at ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. At nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Nawa sa ating pagdalo sa banal na misa, pagtanggap sa Eucharistia sa pamamagitan o sa anyo ng tinapay na mismo ang ating Panginoon ang nagsabing, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Hindi po sinabi ng ating Panginoon, nagsisignify ito ng aking katawan at nagsisignify ito ng aking dugo. Kung hindi, direct pong sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan. Kaya nga real presence ang ating katuruan sa ustia na nagiging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito yung laman na sinasabi ng ating Panginoon ngayon bilang tunay na pagkain at dugo bilang tunay na inumin. Pagkain ng ating kaluluwa. Magkaroon nawa ng malalim na kahulugan at pangunawa sa ating puso at isipan ang Bread of Life discourse na ito ng ating Panginoon na patuloy niyang itinuturo sa atin para maunawaan natin ng lubusan ang ating tinatanggap na banal na Eucharistia. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lupa'y nayanig, ito din ay tumahimik, na ang puwan ay tumindig bilang ukos natin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming mga alay, kaming pinagpagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang iyong Diyos na mahukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus naming mahal, iligtas mo kami.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
sa tinapay na ating ahi. Ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Jesus es Dios, se tinapay na ating ahi, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Si Jesus ang daan, siya ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Si Kristo ay tanggapin sa tinapay na ating hayi, ang tinapay at ang alak na nagbibigay ng kaligtasan. Jesus es Dio, sequam in eterno. Christus, Lux Medina, Kristo ay tanggapin sa tinapay na ating hayi, ang tinapay at ang alak na nagbibigay na kaligtasan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon'y pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya.
amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, Ministry on Social Services, may libreng laser tuli na gaganapin sa Divine Mercy Hall sa April 27, 2024, sa ganap na ikapito ng umaga hanggang ikalawa ng hapon, para sa unang 100 mga binatilyong Tomasino na walang kakayahang makapagpa-ospital mula edad 5 hanggang 16 na taong gulang. Maaari kayong magpalista sa opisina ng Pambansang Dambana o makipag-ugnayan sa mga detalyeng nasa screen hanggang April 23 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.